So hello guys, no. Andito tayo ulit sa ating in-depth discussion with Sir Kel from Kel Experience. Tama ba sir? Kel Experience. Oh, the Kel Esteban Experience. Ayun, Kel Esteban Experience. Sana wala kayo sir, Kel na lang. Kel na lang. So, follow nyo rin yung kanyang page, tsaka subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube, no? Yeah. Thanks, Abes. Mamaya, shoutout natin yung mga pages and ang dami nan. Na, may kinalaman sa The Last of Us Part 2, no? So, yeah, sure. Actually, nandito yung game, oh. Ayan, oh, hawak ko siya. Wow. O nga yung I have the steelbook case kasi nga if you are following my page, I also unbox yung the edition ng The Last of Us Part 2. So, included in that edition of course is yung steelbook case kung nasaan nandun si Ellie. And sa kabilang side is si Abby. Abby, no? Sa case pa lang, alam mo na kagad na divisive na kagad din. Or ng division. Sa case pa lang eh. Diba? So something alam like mo, dalawang, so, I think, may dalawang story na agad. That's correct. Thanks for having me. But anyway, sige, I would like to introduce myself. Again, I'm Kel. A former student ko si AIDS, but of course, naging tropa na lang. Nang lumaglaon, and we're sharing the same basically the same hobbies and mga interests lalo na sa gaming. Meron kaming page na ginawa which is yung part-time gamers, but hopefully maging active na siya really soon. Actually, thank you to John Jesu Supetran, former student ko rin, na organized nun, but so pretty much soon mabalik natin yun kasi nagkakanya-kanya kami ngayon ng pages eh. Kasi ako more on travel talaga. You know, vlogs, music videos, music, and then gaming, konting gaming, but you know, gaming is really part of my, you know, life, basically, you know. So I started gaming around na pero mga 10 years old or even less, no, family computer pa nun that time, and tuloy-tuloy na PS1, more of a console gamer ako. Console, so, if you would ask if I'm Xbox or PC PS. Master Race. PC Master Race, ano, hindi ako kaanib doon. Yes, noon before, no, parallel way back college, I used to play Dota 1 pa noon. Counter Strike, no, Battle Realms, no, and a lot more. But mamaya na yung shout out and mamaya na yung plug ng page. But I'm Kel, the Kel Esteban Experience. More on yun ya, travel, but casual gamer. Hindi ko masasabing gamer, you know, extreme gamer ako, but I really love playing games, no. It really, you know, inspire me, nag-inspire sila siya sa akin in a lot of ways, and of course entertainment then more stage. And tama sir. So at yun kasi ay parang i-discuss natin more yung ano, yung naging experience namin ni Kel, no, may kinalaman sa dito nga sa controversy na The Last of Us Part 2, no. Kasi kung makikita natin sa mga critics, no, mga gamers, no, naging ano siya, parang hati yung opinion, no. Merong may nagsasabi, merong maganda, no, merong hindi naman daw. Pero kung napanood yung review ko dati, ay yung review ko nito bago yung ano, alam niyo na kung ano yung aking verdict, no. Pero syempre, tingnan natin kung ano ba yung verdict. May kinalaman kay Kel, no, sa kanyang experience, no. So sir Ikes, Kel, no, sanay talaga sa sir.
Ano ba yung review? May kinaman dito sa The Last of Us Part 2. I did not prepare anything, no. Kung nagbabasa-basa ako ng reviews even before pa, pero for this sort of little interview, hindi ako nag-prepare. So from the heart lang lahat talaga tong sasabihin okay lang, ko. for this one. But yeah, umpisahan natin siguro way back, no. I really love the first game. I think that's one of the best games that I ever played, no. Itong modern times, ika nga itong malaki na ako, right? PS3 pa yung version na nalaro ko eh. And after that, even yung sa first PS4. Card ko. Oh, first card ko, ang pangalan ng first card ko si Ellie. Ganong katindi yung impact sa akin, no. And my things, no, yung bike ko pangalan Riley. lahat ng mga things na may kinalaman sa The Last of Us Part 1. Kinonect ko. And that's because of what? Story. Story and the gameplay. Gameplay, of course. Gameplay comes second, eh. Usually kasi pag mga ganitong klaseng game, kapag gawa ng Naughty Dog, alam mo naman pag Naughty Dog are story-driven, ka-strong nila in terms of storytelling and whatnot. Last of Us Part 1, yung una, really awesome, no? I think, kung nalaro mo rin yung Left Behind, no, malalaman mo doon pa lang pinasakan na kagad din ng a little bit of naman pang ano lang, pang kiriti lang, no, kung doon pa lang alam na natin na lesbian na doon pa lang siguro pa lang, nagulat yung mga bagong mga players doon sa naging takbo nung may kinalaman kay Ellie, kaya siguro that's correct. And meron pang comics na nilabas about sa backstory kung paano yung life ni Ellie ayon nung pagkikita rin ni Joe. Coming from that point, no, napaka-strong nung part 1, no. Mm-hmm. Yung mga tao, everyone else sa gaming community na nagustuhan yung game, ah. I think majority if not all, no. Majority of the people talaga yung connection with the two. Paka-powerful ng story te. Doon na kay Joel and Ed. Doon na kay Joel. Mm-mm. We played Joel for ilang percentage ba? The Last of Us 1. Ilang percentage 90% ba? 90% yun. I think 90%, right? Imagine yung connection, yung association mo doon sa naging connection mo doon sa character. Joel is Joel, no? Regardless kung ano yung nangyari. Spoiler alert! Spoiler alert! Regardless kung, ayun nga, meron siyang personal reasons bakit niya nagawa yung dulo, right? If you would backtrack, right? Pinatay niya lahat ng Fireflies na nandun sa hospital cause ayaw niyang mamatay si Ellie. A lot of things, no? I can talk about gazillion number of things. About that particular scenario, right? And Naughty Dog wants us to ask ourselves, who are Joel AIDS? Kunwari, no? Or sino man yung mga listeners natin ngayon? So if you're in the shoes of Joel, what would you do? Ano yung gagawin mo if you were in that situation? If we're in that situation, ano yung nagawa mo? Ano yung perhaps gagawin? Ikaw ba? Babalik ko sa yung tanong, AIDS. During that time, St. Mary's Hospital, tama ba? Oo, nasa hospital. Correct me if I'm wrong, ha? That particular hospital. Tapos may surgery. Aman mo na mamamatay si Ellie. Mm-mm. Because of that particular cure na gagawin. How would you all those people, maybe, with the fireflies, just being diplomatic. Pero alam ko kasi, if I remember correctly, lahat ng mga amig niya rin, no? Wala rin that time. I think hindi rin kagad outright nasabi niya. Babalikan. But anyway, correct me if I'm wrong, no? Sa mga listener. It's a question, no? AIDS, ikaw. What are your thoughts, no? During that time?
dun sa part 1. Dun sa part 1. Talagang kasi yung naging driver ng story, right? Ng part 2 eh. What happened? Yung no? Happened dun sa hospital. Yun naging driver ng part 2. Sige, sagutin muna natin 'yon, no? Morally question na 'yon. Yung gagawin mo kung ikaw si Joel. Siguro ganun nga din siguro. Talagang kasi kung makikita natin kay Joel, napalapit na talaga siya kay Ellie, no? Kasi tulad nga ng alam natin din sa pinakasimula agad, no, na namatay si Sarah, yung kanyang tunay na anak, no? Siguro dahil din sa connection nila ni Ellie at saka yung naging karanasan niya ni Joel dun sa pinaka prologue nung istorya, no, yung nag talagang nung nalaman agad ni Joel na kailangang i-sacrifice si Ellie for the sake of the vaccine or cure para dun sa infection, no, is talagang makikita mo din yung kailangan pumili si Joel, no, kung ile-let ko niya ba si Ellie na talagang matagal niyang naging nasa journey niya, no, talagang niligtas niya, no, no, talagang nag-sacrifice siya, no. Kasi diba may mga characters din na mga namit tayo doon na talagang namatay, no, on the part for the sake of saving lang si Ellie, no. Kaya talagang yung connection talaga ng dalawang characters na yun is sobrang build up, and yun yung nagpaganda dun sa storya nung part 1 ng Last of Us. That's correct. I mean, ito ko hindi ko siya masagot, Aid. Honestly speaking. I'm 50-50. Kasi I really wanna save yung humanity. Same time, really wanna save someone who's really special. Imagine kung nanay mo siya or kapatid mo siya. It's going to be a really tough question yun na sa atin. Tama. Kasi yun, halimbawa, kunyari nyo yun, halimbawa. Yun yan, sino yung liligtas mo sa lumulubog na kunyari sa bangka? Sa pandemic niya yun, di ba? Kunyari, may ganun ding situation, no? Yung isang labbats mo. I mean, yeah. I'm coming from that, no? Ta mo yung, ano, yung naging connection ng mga tao. Even myself, eh. I was really curious. Coming to part 2 na. Part 2 na tayo. For me, I was crying the whole ending scene. Oh, grabe. Crying. Pero ano, ako naman shocked naman ako. Shock. Alam mo yung lahat dun eh. Later on, punta tayo sa ending, but I really just want to explain my point. I may say, again, I just like to point out, not perfect. It's divisive. Yeah. Nasaan na ba tayo? Di sa part 2, sir. Eh, sige. Part 2 na tayo, no? So, again, sa ending. just wanna provide my thoughts, no? Saka natin pag-usapan yung dulo, but I just really wanna give my thoughts on game. Perfect, number 1. Definitely may mga issues here and there. When I play the game, may time na if freeze ba yung screen and whatever. Sa pro ka naglalaro, sir, no? I mean normal lang naman yan sa games, I believe. Wala namang perfect talaga na tama. In 10 na in terms of, you know. Pero sa pro ka, sir, naglalaro. Kung sa PS Pro pala ako naglalaro, ah. Ako kasi sa slim lang po. Kung makikita niyo sa YouTube ko, ano, slim siya. So siguro kung i-rate mo, sir, sa graphics tsaka gameplay, siguro mamaya na tayo sa story. Kasi ang bala ko, sir,
ako masabi. I mean, wow. As in, there are times, I think nabanggit ko sa ito na even, sure kung sa'yo or their friends na nag-alalo din na it's slowly. Take it slow. Paglalaro and feel it, right? Uh-uh. May mga times na napapahinto ka because you really wanna go. Sightseeing. Appreciate. Oh, sightseeing. Appreciate what you see. Uh-uh. Naughty dog. Right? Uh-uh. Really awesome or really good in terms of, you know, putting too much details to the game. No? Level design, whatever. Uh-uh. Like, may isa akong pinos, right? Yung isang Seattle. Seattle. Oh, usually, ano yung mata ko every time na may music related. Oh, music related. Stop. Ako nakikita. Like yung Pearl Jam, nirelease nila yung album nila. Yung October, yun yung bago yung latest album nila. Months before or after. Yung the pandemic. Pandemic no? sa game. Sa game mismo. September yan. So hindi na, ibig sabihin hindi na na-release ng Pearl Jam yung album nila. And a lot of stuff. Like yung mga PS4 na, PS3 na nakakalat, diba? Charted, hindi lang sa music, right? But, so PS Vita. Ayun. correct. PS Vita, diba? Yung si isang sinaksak dun. isang sinaksak, right? Nakakaawa. Minsan, I mean, yung brutality talaga. Uh-oh. But yeah, we're talking about gameplay, about you know, level design and all, graphics. No? Hands down talaga. Again, I'm playing yun nga sa PS4 Pro. Hindi ko na kailangan masyado i-tweak yung TV ko, no? I used to have a Sony Bravia. Okay. At, you know, TVs nowadays, no? Are getting cheaper, no? Yung TV ko ngayon, TCL na 4K, HDR10, I think yung pinaka-latest nila na technology. And mm-hmm. It's really amazing to see this game 4K, you know, na solution. As in, titog eh. Yun na lang siguro masasabi natin, you know, coming from Uncharted. Again, not just The Last of Us, I'm really a fan of, you know, Uncharted series. Ito na yung Uncharted 2. It's one of the GOATs ng mga games yung Uncharted 2. It's down in terms of graphics. Kasi hindi ako masyado makapag-comment dyan sa graphics. Kasi slim na nga. Kaya tinanong ko ito sa labas na yung PS5, so better save up, right? Oo nga. Alcantia, no? Dos-dos lang everyday, 20-20. Yung Alcantia na may fill up. I think we need to invest as well sa TV, right? Oo, para. Kasi yung refresh rate yata ng PS5 medyo mataas na siya. So, I think yung mga TV naman natin na 4K na normal would do, no? As long as reliable yung brand. Mm-mm. And peace of mind dahil sa warranty and all. Itimpla mo yung colors. Yun yung important thing. Yeah, going back to the game, I'm really impressed, no? I mean, graphics-wise, that's awesome. Gameplay-wise, dito tayo sa gameplay. Nah. Wala masyado yun. Sobrang in terms of, you know, crafting materials and all, wala masyadong in-improve, tama yun, may sir. Say, from the first game. Mm-mm. Parang dinibide lang yung crafting system ni na Ellie at ni Abby. Kasi and siguro, Abby parang naglalaro ka kay Joel. Kasi pang shibs. correct, no? Personally, in my opinion, mas natuwa ako sa mga weapons ni Abby. Oh, as in pang-gera eh. Pang-gera. Alam mo yan? Kasi nagkakalabanin ka na malaki eh. I played the game. When I played Abby sa game, no? I really had fun. O iba, hindi. Kasi alam mo na, story, right? But, I really had fun playing Abby. Because, yung flawlessness ng character, yung smoothness. Gaang niyang gamitin. It's number one.
number 2, pwede kong sapakin. Grabe, sumakabal. Abi, as in, wow, Abi. I mean, hindi naman siya crush, no? Grabe kasi yung katawan niya, but, you know, I mean, baka kasi ako pa yung mabugbog kung naging girlfriend ko siya, but, I really find her really good to play with doon sa during the game, and really had fun, no? As Abby. Contrary, of course, I respect their opinion. Three, of course, din sa mga hindi naman nag-enjoy playing Abby, but yeah, personally speaking, I really had fun playing Abby. But going back to the topic, everything, you know, basically the same. Tawa ako dun sa sabi, yung level of detail ng mga barrel, right? Oh, yung kapag ina-upgrade mo siya, sir. Oh, may mabago yung kulay. May nadadagdag. As in, wow. Doon siguro ako impressed. But functionality wise, may it function. It's basically lang the same, no? Parang, it's not a bad thing. I mean, kasi, alam kung ano yung naharap ng mga tao. I mean, sa akin, ah, I mean, iba yung, pero yes, may mga dapat i-improve or may idea sila. Usually kasi pag may nakikita ko sa, you know, may mga thread or forum na talks about the gameplay, the mechanics, etc. They bash or, you know, they will say things na, oy, game lang to nung dati eh. Why not invent something new? Kalasan, wala naman si din silang mabigay na idea on that something new. So, paano naman may idea? Or ikaw ba, AIDS, may idea ka? Kasi ako, wala masyado rin akong wala din idea on ano pa may improve wala pa yung mechanics, no? And yung mga gameplay features. Kasi it's already, you know, pretty perfect, but, you know, no, or it really fits yung overall na level design, the gameplay, the mechanics, etc. Kumbaga parang nag-fit na in yung everything that have been inherited, no, from the first game. I mean if I may list down, no, crafting, yung kasi smooth ngayon. I think, no, yung kapag lumakad ka, kasi last yung part 1, di ba? Gumakatalon. Okay. So ngayon nakakatalon-talon ka na, medyo may uncharted feel na lang konti. May exploration na. I may say, no, siguro sa mga hindi pa nakakalaro, spoiler, nandito ka, nakikinig ka, na-spoil ka na namin. Yung namin kasalanan yun kung na-spoil ka na, but may nakalagay naman sa title ng spoil. spoiler alert. But, may pagka-uncharted feel na yung laro. Parang may nabasa kong article from Neil Druckmann yata or some news, gaming news, something na it was supposed to be open world. Opo daw. Not sure, again, and magsiguro maglagay na lang tayo ng sources sa link if ever na makita natin yung article na yun, but from kahit parang sa interview na, ng parang isang page ay YouTube page ng IGN yung source ata. In-interview si Neil na yun nga daw yung isang possibility na dapat daw open world, no, tapos parang bago daw patayin spoiler alert, no, patayin ni Abby si Joel, no, parang pupunta muna daw yung grupo, yung WLF sa Jackson, no? Bago, parang, that was the, ano, oo, yun yung plano. Pink, alam ko yung agent, parang yan yung unang story. Yun yung, so, mamaya, pag-usapan natin, pag-usapan natin siguro yung story, but, okay. That's correct, I think that's my point. Mm-mm. As well. Open world na, it's naman sa mechanics. The game is pretty much still linear. Linear. It feels like but it's still
it feels like an open world. Liligaw ko pa rin at maliligaw. Kasi nga walang mga mapa, walang mapa. It feels like open world na linear. Saan ka siya i-describe? And nag-enjoy ako dahil doon. I think Uncharted games are pretty ganun much din. Like that naman. Mm. And then, laro I mean, Naughty Dog games in general. Kahit di naman siguro din yung darating ng mga, yung Ghost of Tsushima, wala din daw maps. So, pretty much ata ng PS exclusive, parang ganun na ata. Wala na talaga map. Ayan. More on exploration. Che, I think so much into that. Again, just to summarize, graphics, ang masabi, it's really awesome. Panics, so it's the same, but may comment or may perspective is, I think kaya naman na dapat improve pa. I guess they did something on graphically, fluidity, no? So it works eh. And sa akin, it works. And so may idea kayo, no? Sa mga nanonood or makikinig nyo yun. Pero put it down in the comments or maybe ask something, Adrian, pag-usapan namin and about, you know, what can be improved, no, because of the mechanics, no, the gameplay itself. And yeah, it's really an awesome to view na kapag naglalaro ka. I mean, the level design is really, no, I think by mga you know, environment within the game itself na namang ako, I think Uncharted series, right? Even yung Lost Legacy, grabe. Oh, sobrang nakabilib. Dead. Nalaro mo na may Red Dead Redemption. Opo, sir. So, in there are only few games na baga parang nakagawa ng ganong klase na environment, level design, and ganda nga ng mga again in models, yung environment. In summary, it's really good. Mm-hmm. I mean, imagine kung nasa PS5 to, right? No. Imagine, siyempre, i-remaster nila. Remaster nila yan. An AIDS in para sa akin. Well, ganun din naman din sa akin, sir. Talagang natuwa ko din sa mga experience ko may kinalaman sa gameplay, graphics, no. Kahit na medyo slim rendering yung laro sa akin, no. Na ano ko pa rin. Kasi 'di ba, sir, 'di ba may sakit si Abby, parang fear of heights. Talagang yung detail niya kapag nilalagay mo siya sa gilid, nanginginig siya. O, din nanginginig eh. Kaya talaga. Nakita mo yung gilid eh. So, yun. Hindi naman ako afraid sa heights, pero ramdam mo yung ano. Because of some graphics nga. Kaya yung small details na yun, yung mga talagang ang galing ng ano, ng Naughty Dogs. So ngayon, sir, ay dumako na tayo sa pinaka intriguing yung story. Pero ang maganda dito, sir, ang gagawin natin para talagang in-depth discussion per chapter. 'Di ba may 8 chapter ang ating laro, no? So meron Jackson, settle day 1 to 3 ni Ellie. Tsaka settle day 1 to 3 din ni Abby. Tsaka yung pinakahuli yung Santa Barbara sa California, no. So doon muna tayo sa pinaka malupit na intro sa Jackson. Sure.
Ano ba sir? Ang, si Jackson, ang... syempre. Okay, you first. I give my thoughts. Siguro gano'n na lang. You first and I give my thoughts. Ay, ikaw muna. Ako, nas... talagang makikita mo yung rush ng mga pangyayari. Tapos yung kung paano... So yung parang ironically na yung mga pagkikita nila, yung pag-meet up ni na kung paano niligtas pa ni si Joel ni si Abby. So yung I feel ano na sobrang ano siya rush para sa akin yung kung paano nila i-take yung storya. Kasi ano eh kung paano nag-meet up si na Joel saka si Abby, no? Kung paano ironically siya pa yung nagdiktas, no? sa kanya, no? Na talagang parang kasi syempre medyo parang di mag, para sa akin hindi maganda yung ganung step kasi nga kung talagang napamahal ka na dun sa character na yun dun sa first game, no? Na parang ganun lang kabilis parang in the blink of an eye na mamamatay. Tapos kung paano pa siya mamatay. Talagang para sa akin ano, hindi maganda, hindi. Siguro maganda sana kung talagang sinet nila muna na yung motivation, yung story ako paano. Kunyari nagpakilala muna yung ano na parang mga loss sila, yung mga WLF. Yung parang yung tulad nga nung unang plano nila, yung unang storya. Siguro kahit the open world, no, pero yung kunyari makikita sila ni ano na tapos andun yung ano tapos tsaka nila dun pinakita yung mga backstory na kinalaman kay Abby, no, tapos makikita na agad natin yung kanya yung parang motivation niya para gawin yung bagay na yun. Pero ikaw sir, ano ba yung thoughts mo? Ayan. Nagbibigay kasi yung line mo pero narinig ko naman. And it's more of the same. I think yun yung shock value na gusto mo pating ni Tay Dogs. In yung shock. Kalan ka ng someone that's really important sa'yo. In yun din yung na-feel ko eh. Parang, uy, ang ganda-ganda nung start eh, right? And oh. Where, you know, magbabatuhan kayo ng mga bata ng snowball. Oh, bata ng snowball. Even we played as Joel, di ba? We also played as Joel. 90%. For, really parang oh, I think, most of the game talaga. I mean, yung part 2, di ba? Short amount of time. Short amount of time lang. At yan, nandun yung shock value. I actually didn't really like it was you would play the whole whole game, no, knowing the story, knowing message na gusto parating dito the dog, I think you kind of understand, you know, a lot of people of course would not agree about it, no, and I really understand, no, yung part that it's the story in so umpisa pa lang nakak yun nga, shock agad eh. There are people who are saying na sana game na lang. It's so tolerable when ikaw muna naglaro as Abby, you know, in the backstory of Abby. And then, you know, chasing on Joel and eventually patayin in mid-game or 50% of the game. But I think, you know, the most important siguro peace person sa franchise na yon, wala pang talagang half ng game,
Patay na agad. Really, oh, medyo shocking siya. I mean, ako, na-shock din ako eh. And I was really curious about it. Yung sinasabi ko kanina eh. Galit-galit ako. And Naughty Dog was successful. I think yun yung point ko. Successful in putting that hatred just in Ellie, pero sa akin din. Kung patayin na Abby that time. But even though, kasi hindi ko alam yung story ni Abby. Oo. Will I like Abby? Sa unang... Dahil lalaroin ko siya? Unang, you know, kita ko kay Abby na lalaroin ko siya. Gusto ko siyang ihulog sa cliff. Oo. Yung feeling ko. Para most gamers ginawa ata. Oh, most gamers. And yun yung naramdaman ko. And guess, going through nga with the chapters, no? I think Jackson and then battle day 1, day 2, day 3 with Ellie. Most of it are fun. There are times, no? And hindi ko, I think nakita mo yung post ko, I was really praising the game but hindi siya perfect. So I would mention yung mga times na nabore ako, no? I think it became a little bit repetitive. I think yung Seattle, you know, with days with Ellie. May nagkaroon ako ng feeling of parang paulit-ulit siya on that sense. Pero oh, kasi na overshadow naman ng magandang scenery, gameplay, and you know, the findings, no. Ang during that time, I took it slowly. I was taking things slow, no? And appreciating the things around me, small details, environment, and enjoy ko siya. For that matter. But I mentioned, yun yung siguro yung feeling na ang drag ng konti yung pacing. Medyo slow yung pacing eh. I'm not sure if you feel the same way, Adrian. Battle days with Ellie, right? Sa akin, medyo ganun nga. Kasi alam mo na yung kung ano yung magiging parang istorya eh. Sa revenge plot para kay Ellie. Sa mga grupo, sa mga taong nakita niya dun sa room na yun. Well, that's the plot. And alam natin yung plot. Pero alam na agad yung magiging pacing. Alam ko na yung plot. Which plot, parang ganun. Pero I need to experience and feel the story. Yun na nga lang. So that's it. I was angry, anxious, worried, ano ba yung nangyari, natatakot, na-suspense, na-shock, at na-feel ko during the first part of the game, as you know, while playing Ellie, may sense ba itong ginagawa ko, may ganun eh, parang okay, alam ko, mapapatayin ko si Abby, that's it. Pwedeng mamatay ako in the process, pwedeng mapatay ko siya in the process, madami ako matadaanan na patayin ko, and that's basically the plot. You know, yun nga eh. You have to know the story, no? You say story, different motive. Yun yung important thing na pati consider while playing the game. Yes. Otherwise, talagang work and really just hate on the game. That's my perspective, no? And I agree with you. With that first part, didn't really like it. Naging dragging yung first few, you know, piece in battle. At you know, it was part of hashtag story. Plot, we all know. It's the basic, you know, revenge plot for movies and you know, the series. You kill someone, I will kill you. My family, I'll get back to you.
find you and I'll kill you. No, parang si ano, si Taken. The awesome thing here is we're really expecting it. People are expecting to have a very happy ending at the end. Happy ending. Let's define happy ending, Adrian. Ano may define yung happy ending with The Last of Us? Is it Ellie killing Abby? Or the other way around, Abby killing Ellie? Question, right? Yung question eh. Mm. And a lot of people will say, of course, Ellie killing Abby. Oo mo na lahat eh. Ako na sa point na yun, ba't di mo ba pinatay? That's a moral question. Time. Napunta na tayo sa dulo, no? But, backtrack tayo, backpedal tayo ng konti. That's the first half. I think that's the feeling, no? Kasi sinamarisa natin from Jackson to Seattle Day 3 to Chatter, no? Chatter. Gusto ko pala, isa sa mga gustong-gusto ko sa game, yung pwede ka mag-gitara. Oo, yung mga gano'n. Tawa ako dun. Alam mo, nag-cover pa ako, di ba? Oo nga. Song. Sobrang tuwan-tuwa ako dun. But, summarize first half. Siguro yun yung bagong mechanics nila. it was good. Sa akin, it was good. I mean, not best. Not good lang. Really di tulad dong talaga ng part 1 na sasabihin natin talagang masterpiece yung kanyang story. Then here comes the second half. Mm-mm. You play as yung Abby. Lalo na yung cliffhanger sa day 3 ni Ellie, you know. Diyan parang na, parang nasak din siya. Nasak din. Nasak din ako dun, grabe. Namatay si Jesse. Tapos na corner si namatay si Jesse, na corner si Tommy. Question si Tommy, sniper of the year. Oh, sniper of the year. Tuwan-tuwa ako nung nakita kong napatay si ano eh. Si Manny. Oh, just ito si ano pala yun, si Tommy pala yung mga baril. Una na shock ako. Friend ni Abby eh. During that time, mumuuna yung ano ko. Pati for Abby. Mm-hmm. Yung parang nagiging friend ko na siya. Na parang naintindihan ko na si Abby. Then namatay si Manny. Namatay si Manny. Parang nababaliw ka na eh. Kasi di mo alam yung feelings mo. Di mo alam kung sino. Ayan. Nung nalaman mo na si Tommy yung pumatay kay Manny at naalala mo na si Manny yung dumura sa mukha ni Joel. Tuwa ka. Pero nasad ka. Kasi. Kasi nga. Friend mo si Abby. Best friend siya ni Abby. And. That's the part na sinasabi ko sa lalo mga post. Lalo na si Alice. Yung aso. Grabe. Yeah, Alice. Yeah, yung aso. Those are the parts or situations na sabi ko, galing ng Naughty Dog. Nabalo na yung feelings ko. Mm-mm. Think of a game. Adrian, that's the same. Maybe a couple of games out there. Mm-mm. In terms of story, not plot, ha? Iba yung plot eh. When you define plot, it's, you know, may definition yan. Mm-mm. The story itself, no? Iba-iba yan, the story of, again, and then the whole summary itself. Think about it, no? It impacts you as a gamer, no? Pag binabalu ka niya, yung emotions mo, pinaglalaruan, it's really something, and they are being successful in, you know, that impact sa iyo. And sa akin personally, yun yung ginawa ni Naughty Dog eh. Ano ba kayo? Hindi ko na alam yung naramdaman ko. Right? Diba? Kakampi pa ako kay Abby ba talaga? Pero gusto ko siyang patayin kanina eh. Isang araw gusto ko siyang mamatay na. Patayin siya ni Ellie. Gusto ko siyang pasabukin dahil pinatay na si Joel. Gusto ko namang patayin si Ellie. Or something na gano'n. So, hindi eh. Kasi, napaka-importanting character sa akin ni Ellie. Yung sa part 1 pa lang. It's going back sa part 1 and those things, no? And sabi ko sa AIDS, I think I'm really an emotional type of gamer. I believe.
madali akong ma-impact on those stuff. Pero of course, syempre dapat naman sense naman, but this game in particular brought me all emotions na pwedeng mailabas in a game. Confused, conflicted, at until the end of the game, I was still conflicted. Sinabi mong conflict, di mo alam yung nararamdaman mo, di mo alam kung ano yung gagawin mo decision. Oo. Kung itutuloy ba ni Ellie, parang gusto mo na tuloy ni Ellie yung inaano na doon sa tubig. O hindi eh. That's correct. Again, just to close out, no, AIDS. The second half, in first half, that's fine. That's just good. Second half, we play as Abby. Nag-umpisa yung conflict mo. Okay na, doon nag-umpisa yung conflict ko. Lalaroin ko ba ito talaga? You play and then you play. Kasi kailangan mo matapos eh. Gusto mo matapos na lang yung game eh. Then you understand. You understood. You feel. Then you sympathize. Okay, shit. Parang, okay, ito love pala. Love bonds din yung na wala kay that ano. That moment, nalalaman mo na yung Joel, natay niya yung daddy ni Abby. Gusto lang i-save yung world. Oo. I don't know what to feel anymore. Parang ganun. And I don't know what to feel anymore. But again, story-wise, Abby's part, 50% of the game. I'm not sure if you will agree, no? Maybe not, Adrian, or you would agree. Yung isa sa mga, yung part, most of the part while playing Abby, siguro most of it are the best parts of the game then. I can pinpoint certain situations na tuwa ako. Of course, syempre, number one na doon yung Rat King. Boss. Oh, yung boss, yung grabe kay Abby, no? Boss fight, number one yun. Enjoy ako doon. As in, wow, yung adrenaline ko, ulusok. Kay Ellie, puro mga ano lang eh, mga tao-tao lang. Exactly. Nandun yung ano eh. Kay Abby, nandun lahat eh. Number two, yung ano, sa village. Seraphite. Susunog. Tapos, wow, tumaas balahibo ko sa view. Yung nakipagbakbakan ka doon sa brawler. Sasabihin ng iba, ano, Uncharted, parang Uncharted. But to me, I don't know, it really fits narrative story. Number three, kung nakatali si Abby, ito siya ni Levi. Kasi Levi si... Oo. Sabi, as in yung part na yun, na madilim, etc. If you would be really detailed about you know, observe it, the way you observe it, sabi yung detail nung part na yun, yung situation na yun. Overall. Mostly siguro, and just to wrap up, no? Wala na tayong time din. But, definitely, yung part ni Abby, with Levi, really enjoyed it, that piece or that section. And I don't know if most gamers na nakalaro na ng Last of Us Part 2 would agree, pero sana may DLC or maybe in the future na pero parang si Abby sabi ng ano eh, wala daw bala yung no, wala nga eh, but something na ano, na idea lang naman na would really good to have or nice to have lang naman. Yeah, overall, I don't know, Adrian, if you would agree, I really did enjoy the part with Abby. I hated it. Don't get me wrong, I hated playing Abby in the first few hours. Tapos I hated pero nung playing mga Abby. Umano na. Pero nagkalaon na, you know, getting into the top really tough boss fights, right? Yung mga missions and whatnot, the story, the everything, the how fluid in Abby to the rest of that 50%.
you know, pala 50%, but siguro a certain percentage yung game. Eh, parang ganun kasi yung ginagawa ng tao, 50-50 eh. Mm. Certain percentage yung game. I did enjoy it. Hated Abby. Paano ba yan? Ah, ang gulo eh. I hate her, but I love her. Mm-hmm. I hate her. Parang ganun. Hindi mo malaman, but I did enjoy. Ikaw, ano ba thoughts mo dun while playing Abby? Is it the same or still hate Abby? I mean, I would understand, pare. I mean, Adrian, you would still hate Abby. Mm. But so you wanna know your thoughts? Ikaw ba? Sa akin din, medyo hate love. Kasi nga, una, yun nga, dahil pinatay niyo yung ating favorite character, si Joel, no? Pero, love dahil, makikita mo yung, ano naman niya eh, yung sa story niya mismo, sa kung bakit, alam na natin kung bakit ginawa niya yung bagay na yun, dahil, yung motivation niya dahil to revenge lang doon sa ginawa ni Joel doon sa father niya and the rest of the Fireflies. Yeah, I think yun naman same feeling ng mga tao, right? You mm-hmm. hate Abby, you love her. Either you love her pa rin until the end or her to the guts in the bones. Hindi natin malaman kung ano kasi yung iba-iba kasi yung perspective ng tao and the dog ko alam kung ano pumasok sa utak ng Naughty Dog. Sabi yan, tapang nila to make this kind of decision na may gantong story, right? Oh, kasi imagine kung happy ending lahat. It's going to be a fan service. Ang anime, fan service. Tama. Happy ending. Pero hindi naman natin si Joel. Pwedeng ganun eh, hindi naman tayo si Joel. Nabuhay, sabi ko lang, nag-resurrect, parang Jon Snow. Hindi natin alam. That's, you know, that's typical. Kaya na, ginawa ni Naughty Dog, divisive siya, it's really, they really, you know, whatever agenda, political agenda shit that they're, you know, pushing forward, they don't really care. I played the game, I enjoyed it. I know yung naging cost din ng division, no? Ang daming mga lumalabas ng mga SJW agenda, you know, at LGBT, whatever. I really didn't care while playing the game. I cared most about, you know, about the story, tama. The flow of the story, etc. I mean, There was a time, di ba, Adrian, na akala nila aki si ano, Abby. Ano, sex sir? Change lang. Ah, oh. Si Abby, akala nila, lalaki. But apparently, she's just a buff, ano, talagang female. Pinaghandaan niya. Hanapin si Joel. Tsaka ang ganda ng gym nila eh, grabe naman. Talagang magkaano ka dun. Napakita naman na maganda yung gym nila. Anyway, regardless of ang haba kasi na discussion to, totoo lang, kukulangan yung 8 hours dito discuss kasi napakaraming viewpoints, napakaraming mga ideas or napakaraming mga perspectives, mga tinamaan, mga talagang I have, you know, friends that thinks otherwise opinion ko about the game and they played the game, no? Mm-mm. Pero naman nila, pero hindi nila gustuhan eh, and I respect that. Respect ko yun, Adrian. Okay. Yun yung feeling nila about the game. I also have to respect mine. Ah, tama naman. I really enjoy the game. There are people did not play the game, pero ang dami sinasabi. I don't know why, di ba? I mean, pwede mong itawag sa mga tao na yun. I mean, I don't know if they're just saving up, you know, just riding the bandwagon or really hated the game. Gusto nila, ayaw, hindi kasi nila gusto na
kanyari pangit yung ending, ganun. Yung ending, gusto nila yung ganitong ending. There I mean same thing with Star Wars eh. I guess in the last Jedi, it, and the overall trilogy ng Star Wars, I think it's a different topic pero inangyari yung gusto nilang mangyari. Oh, trilogy ng nangyari din niya sa The Last of Us Part 2. Last of Us. And going back, it's really a strong move Naughty Dog to create such narrative for The Last of Us Part 2. It could have been parang siguro kung may mga bagay na pwedeng baguhin for para mas maging better yung storytelling. Like for example, yung kanina sinabi natin, well, could have died sa 50% ng game, not sa beginning. Daming na-shock. Ayun ay tuloy yung game. Yung 50%, at least we all know the narrative or the story behind Abby, you might feel a little different as you move forward talaga. Ng konti, no? At iba yung gustong iparating ni Naughty Dog this time around. A dark, no? Napaka brutal, napaka pressing, and yun nga eh, I think that issue make you think about everything in this world. Lahat happy ending, hindi lahat nakukuha, hindi lahat na ibibigay sa'yo, hindi lahat ng gusto mo nakukuha mo, regardless of how you fight for it, regardless of how much you wish and, you know, battle it out para makuha yung sumong bagay na yun. Hindi lahat, no? And minsan pag nakuha mo, isipin mo pa kung worth it ba, mabang nakuha mo yun eh. Isipin mo kung tama ba in terms of morality, no? In terms of pero tamata ng mata, or perhaps sa mata ni Lord, sabi parang ganun. And religiously, a lot of things perspective, no? Hindi mo alam kung tama ba yun. I mean, siguro doon ako nagalingan. I mean, Paul will call me bullshit. Perhaps, gusto ko yung story. But, yung way na pinag-isip ako ni Naughty Dog, kung niya akong conflicted, halo-halo yung emotions ko. That for me is really great. I mean, that part na kumbaga parang that part ng paggawa ni Naughty Dog sa narrative storytelling sa story ng The Last of Us Part 2, I'm really great for. And that's for the second part. Yun, I think yung dulong part ng Santa Barbara, hindi pa natin pag-usapan. Oo. Di ba kasi dun sa Santa Barbara, sir, may talagang sa tingin mo, talaga bang fireflies yung natawagan nila? Or hindi naman rattlers yun, eh? I think unang-una sa lahat, hindi siya fireflies, definitely. Siyempre, na sila dun eh. I don't know. I mean, that's something that siguro makita some natin if there ever some big question mark will be, there will be part 3, no? So, it's a question na pwede sagutin. But, actually, walang fireflies dun. Atlers. Kasi sila, na-trap sila. Abi kawawa, no? Pero hindi natin alam, baka ituloy nila yung ganung storyline. Meron talagang fireflies. Titingnan natin. Yung pala parang ano, no? Parang Resident Evil. Oh.
parang may umbrella curve something. Umbrella curve. Yan. Uy, hindi ko gusto yung pag kung ganun ginawa nila. Siyempre, ibang-iba na yun. Mm-hmm. Anyway, dun sa last part, yung part na I mean, overall, no, may mga decisions na hindi ko mag-agree. Bakit? Really, nung pumunta nung Abel pa si Abby, bakit? The fuck, Abby? Okay, sa world. Ay, what the fuck, Ellie? Sabi kong ganun. Oh, parang ganun. Kasi Dina, right? Mm-hmm. Aha, well, alis ka pa? Hindi mo siya masisi eh. Oo, kasi nalagay mo yung maganda na yung buhay nila ulit, eh. Kasi nalagay mo ulit yung perspective mo dun sa tao. Mm-hmm. Yung ginagawa ko eh, kapag may decision na tingin ko, shit, dyan ito ginawa. Really, okay ka na eh. Di ba? Oo. Kapag ganun, kinakausap ko yung TV ko eh. Tapos si Ellie, parang ganun, parang baliw lang. And eventually, ma-realize mo, ang kinakain siya ng banguhot niya. Oo. Para I mean, may wala PSD talagang siya. Peace of mind eh. Mababaliw na siya eh. I mean, if I were in Ellie's shoes, I would probably do the same. Mm. Would. Tapos, kaharap mo pa yung taong mahal mo nung pinapatay. Talagang babangungutan ka talaga. As in. Parang may unfinished business eh. Pero, again, the other part is, sana nag-stay na lang siya and, you know, perhaps get a therapy or something. or ano, psychiatrist, whatever. But, you know, that's the other shit eh. The, mm-hmm. That happened was, you know, pumunta talaga siya. And, yung ginawa niya eh. And, I don't know. Yung mga ganun decision, hindi talaga mag-agree rin, pero maramdaman mo na bakit niyo yung ginawa. Maramdaman mo sa game eh. Yung ganun. Same with Abby, right? May intention sila, may mga gawin. Pang decision yan, yung pagtulong ni Abby kay Levi eh. Oo. Uh-uh. Kay ano, pangalan na ito, si baby girl? Si pati Yara? Nungali. Si Yara. Yara. Imagine! Abby did something risky. Mm-mm. Just to save that girl. Oo. Seraphite yun eh. Oo. Mamamatay tao na si Abby ng Seraphite. I mean, talaga. I know, sinave niya like si Abby. Pero would he go further, right? Risky na pwede siyang mamatay just to save that girl? Mm-mm. That's a big question mark. Decision shit. Pero parang okay, intindihin natin. Una, sabi ko, Abby, para tara kang tanga. Parang ganun. But eventually, you will know. Personality. Magpo-focus ka sa personality. Alaman mo how thoughtful, how caring Abby is. Father pa lang niya. Sa ibang tao. Again, there are scenes na with Abby, yung sex scene, right? May asawa si... Parang pinokus nga talaga ni ng Naughty Dog kay sa story ni Abby. Then, I don't know. Pero siguro, naging problematic to for majority of the people. Isa, hindi rin naintindihan. Pero, iba-iba kasi yung impact sa tao eh, right? Mm-mm. Like, pag binigyan mo yun ng shock sa umpisa, na sila all throughout and they don't want to play the game anymore. Oo. Mabuburn na agad. Pero namang tanga tao, shock sa umpisa and ma-overcome nila yun and parang sige, laruin natin to, etc. etc. Iba. I mean, hindi ako expert. No? Ang DJ Luño lang. Hindi ako expert. Nakala ko interview kay DJ Luño pero ano lang, respect each other's opinion of the game. And, baka toxic ngayon sa TLOU2 mga community, PlayStation Philippines community, pag may nag-post dun about Last of Us Part 2, alam mo na kagad eh. Hindi na yan. It's either may nagandahan, masterpiece. Number one, yung isa masterpiece, yung isa trash. Kaya kita sabihin. I'm almost, hindi ako in between. Pre, one of the best games for me yun. Very wise. Play, definitely.
mean, not mechanics, but graphics wise as well. In siguro to wrap up na lang din. Sorry, ako yung salita na salita. Okay lang, yung mga salita ako. Sabi ko sa'yo. To wrap up to, para ma-wrap up na natin yung discussion natin. Thanks again, Adrian, for inviting me. And sunod ulit, The Ghost of Tsushima or other games. But to wrap up, sabi ko sa'yo, hindi flawless yung, hindi siya perfect, but did something to me. Really did something to me. Emotionally, backwise sa akin, made me think about myself, about the people around me, about the people I love, about my decisions in life in particular. About, ano ka, laki yung threshold ko, gano'n ka laki yung, kumbaga, parang in-o-meter ko. Tines yan ng Naughty Dog during that game. Ano kalaki yung understanding ko on their people's perspective. SD niya ng Naughty Dog this game. Tines yung lungkot level ko, tines yung angriness, patience level ko, all of those things in The Last of Us Part 2. I mean, I just like to end this, no? Yung part, yung scene, kausap ni Ellie si Joel. Oh, that scene. Yung nakasadala. Right? Was the part, literally, humahagulgul ako. Lalo na when Joel said, mabuhay man siya ulit, incarnate, or bigyan a second chance. That's the word itself, no? Mm-hmm. If ever gets a second chance to save Ellie again, we'll save Ellie over. Kasi in tumayo yung balibo ko. Imagine, their figure, Joel, Ellie, etc. Went to Joel, etc. Siya na nga na. I'll choose. Then again, matay man siya, reincarnate man siya, bigyan siya ng second chance, Lord, right? I'll do the same thing. Iligtas at iligtas siya. Brought me freaking tears. And never cried so much before for a video game. As in, alam mo lang, ipag-break ako sa girlfriend ko. Ang level ng I may be too emotional. Hit me hard, man. As in, Adrian, as in, those words. Hit me freaking hard. Talagang hard, well, cool, sir. As in, dude. As in, sabihan ka ng ganon. In those, that part. Di ba kasi alam ni Ellie, di ba? Parang wala pa siyang pakialam sa mundo na. I mean, yes. Alam ko may pakialam siya with Joel, pero yan, parang wow, Joel gone, bigla kang dadalhin dun sa scenario na yan. Brought, will definitely bring, it brought a lot of feelings back. Yes, yun. And then of course during that last part niya, alam kung happy ending ba or what. Love lang ba si Ellie dun sa bahay? That was the ending. Was great para sa akin. I mean, some, it may be lacking. I mean, questions and answers then. Definitely, yes. Questions and answers. I think, ganda. I mean, ang ganda. Kasi, I mean, binigyan ka na ng kalituhan ni, di ba? Sa, emotionally, hindi mo na alam talaga nangyayari. I think, cherry on top. In lalo na yung scene with Joel yung tawag niya, Joel, scene with Joel, really he was, you know, a defining moment dun sa game na yun, of the defining. I feel siguro yung iba
say na aking etcha ding to just this parang game the cherry on top yung ano yun ayun oh hanggang sa credits no tuloy yung luha eh kasing lalo na siguro nga iba-iba yung impact sa tao eh. Nako, may mga personal kasi ng mga pinagdaanan relating to sabihin na same situation about father again. So, imagine yung impact sa akin ng mga ganung kasi ng ano scenario, relatives, story, etc. Patay si Joel. Kung lumabas yung scene na yun, doble sakit. Mm-hmm. I mean, wow. Nung nakikare si Joel kay Ellie, ganung level. Into the highest level. Mm-hmm. Kahit di niya anak. Di niya anak, ganun. Patulala ka na naman, pag gising mo nung kinabukasan, iisipin mo na naman eh. Pinatay ni Joel. Patay niya, binawalang kamalay. May ganun na naman. Uh-oh. Sabi ko, shit! Oh my God! Yun yung hindi ka mag-get over. Tama yung nangyayari. Kasi, di ba, AIDS, remember, I was telling you, ako talaga ng therapy, kailangan natin na mag-move on. Oo. And yun yung dahilan. Kailangan na natin ng ano, ghost of oh, yun yung dahilan kung bakit ka nag-move. 1 week na lang. 1 week na lang. It's on Friday, actually. It's Friday na lang. So, I pre-ordered. Anyway, that's my viewpoint sa game na to. And again, thanks Adrian for pero kung sir, kung i-rate mo siya, then over 10. Pretty not a 10-10. For me, one of the best games. Yes, okay. I'm torn in between 8.5 to 9. 8.5. Pabigyan natin ng 9 dahil of the tiers binigyan na sa akin. But 8.5 to 9, if kailangan ng firm na answer, I'll give it a 9. 9. Give it a 9. And that's for me, 9 out of 10. And again, thanks for my thoughts about the game. A lot of things pa in my mind. I know marami pa ako pwedeng masabi. At again, thank you. Thank you din, sir. Ay, thank you din, Kel. Adflix. 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 Maraming salamat. Again, plug na lang ako muna dito. I have a new YouTube channel, the Kel Esteban XP in and then Kel and then Esteban then XP those XP parang ganun. You just search in YouTube and kasi dun ko upload I plan to upload mostly if not all 4K videos lang sa channel na yun. I still have my old channel Posse Michael but ang primary social media account ko would be my Facebook page, the Kel Esteban Experience. And so we also have a gaming page na ano ngayon. Hindi na gumagana pa ano yung mga nag-upload dun. So the part-time gamers. But again, I'd like to take Jen Felix this opportunity. Thank you din. Again, this really, Kel Experience. Good talk. Discussion with you. Dapat may ganito tayo mga part-time gamers eh para kung may mga laro na tapos pag-uusapan. Oh, tama. Okay. Let's try that the next time. Mm-mm. Thanks guys! But, thanks Adrian! Thank you then, sir.